Inaanyayahan kita sa aking channel. Si Tagbabuyak Ustan, na nakipaghiwalay sa aktor na si Enjen Acurec, ay nagsimulang manirahan sa isang duplex villa na nagkakahalaga ng humigit kumulang 33 milyong TL. Gumastos si Tagbabuyak Ustan ng 50,000 euros para palamutihan ang kanyang bahay sa Bocelli sa Dilifa. Ang matagumpay na aktres na si Tagbabuyak Ustan ay nanguna sa mga chismis na bumili siya ng bahay sa Greece. Ang balitang ito ay nakumpirma, ngunit ang isang pahayag ay nagmula kay Tagbabuyak Ustan na ang bahay ay hindi pa nakumpleto. Ngayon daw ay nanirahan na ang aktor sa kanyang bagong tahanan sa Athens. Bakit nakakaakit ng pansin si Tagbabuyak Ustan sa kanyang tagumpay sa bawat proyektong kanyang ginagawa? Huling lumabas sa screen ang magandang aktres sa TV series na Olive Branch. Si Tagbabuyak Ustan, na nakibahagi sa maraming digital na proyekto, ay nakibahagi rin sa mga napaka-ambisyosong eksena. Si Tagbabuyak Ustan, na nakipaghiwalay sa aktor na si Enjen Acurec, ay nagsimulang manirahan sa isang duplex villa na nagkakahalaga ng humigit kumulang 33 milyong TL. Pinalamutian ni Tagbabuyak Ustan ang kanyang bahay na Bocelli sa rehiyon ng Gulifada sa pamamagitan ng paggastos ng 50,000 euros. Mananatili sila sa magkahiwalay na bahay para sa tag-araw at taglamig. Ayon sa balita ng Mugdag Stanley, plano ng dakilang Ustan na gumugol ng 4 hanggang 5 buwan ng taon sa bagong bahay na ito. Ang magandang aktres, na naghahanda na magpalipas ng oras sa Athens sa taglamig at sa Mykonos sa tag-araw, ay mayroon ding nakaistilong villa sa Zikeriakoy. Umalis ng bansa si Tagbabuyak Ustan. Ngayon ay nakakuha siya ng atensyon sa presyo ng bahay na binili niya sa Greece. Ikinagulat ng lahat ang nakamamanghang larawan ng bahay ni Tagbabuyak Ustan at ang dekorasyon ng kanyang bagong bahay. Ang aktres na si Tagbabuyak Ustan ay patuloy na nananatili sa agenda sa kanyang buhay pag-ibig kasama ang kanyang kasintahan na si Enjen Acurec sa pamamagitan ng kanyang mga posts sa social media. Paalam sa ngayon, makita ka sa mga bagong video mula sa amin.